kanilang bansa, pero hindi pa nila nauumpisahan ang kanilang phase 3 ng kanilang clinical trial. Base sa disenyo ng clinical trials, 78 tao ang sumali sa stage 1 at 2 ng kanilang clinical trials. Sa unang stage, sa unang grupo ng siyam na volunteers ay tinurukan ng bakuna. May ikalawang batch din na ganun din ang ginawa. Sa second stage, sa may 20 volunteers at 3 understudies, sa unang araw tuturukan sila at pagkatapos ng 21 araw ay tuturukan ulit sila ng booster shot. Bibisitahin sila ng 4 na beses sa loob ng 180 days para makita ang epekto ng bakuna. Hindi nakasal sa dokumento kung ano ang naging resulta o kung may side effects ba ang bakunang tinitest. Pero sabi ni Kirill Dmitriev, CEO ng Russian Direct Investment Fund, 2 shot ang kailangan para tumagal ang immunity sa katawan laban sa COVID-19. That is the biggest concern, that the immunity will not last for too long. So our vaccine demonstrated both the antibody response and what's called T-cell response. We believe that for longer immunity, 2 shots are needed because antibodies could start being reduced very quickly with just 1 shot. So we believe it's important to have 2 shots, and it's very important to use 2 different vectors to deliver the shot. Because if you use the same vector second time, it's just much less effective second time. Sa Sputnik V vaccines, ang ginamit ay adenovirus na karaniwang nagdudulot ng mga respiratory infections. Pero tinanggalan nito ng abilidad na makapagparami. At sa halita ginawang vector o bihikulo para maipasok ang bahagi ng S-protein ng coronavirus sa katawan ng tao at udyugin ang immune system na lumikha ng mga antibodies kontra dito. Sa ikalawang vaccination, magtuturo ulit ng iba namang adenoviral vector para mapatagal ang immunity sa katawan. Yung iba, they target the RNA. Yung iba, pinatarget nila yung ibang receptors. Ito naman, yung adenoviral ang ginamit nila. So I think there are 6 or 7 types of kung paano ginawa ang bakuna. Sabi ng Russia, ang teknolohiyang ito raw ng adenoviral vector ang ginamit din na pamamaraan ng Russia para sa Ebola vaccine ng Gamaleya Institute. Ginagamit na raw nila ito kaya mas mabilis ang naging pag-develop nila ng anti-COVID vaccine. Sabi ng Russian Direct Investment Fund, 20 bansa na raw kasama ang Pilipinas ang may interes na makakuha ng Sputnik V. Ipinagmamalaki